Si Lee Jung-jae ay unang sumikat sa kanyang papel bilang Jae-hee sa klasikong seryeng Sunglass. 9 Love ang mga tao sa role niya bilang love-struck bodyguard na in love sa babaeng dapat niyang protektahan. Nagpatuloy siya sa pagbibida sa maraming iba pang mga tungkulin habang pinapanatili niya ang katanyagan at tagumpay. Kamakailan, nanalo si Lee Jung-jae ng Best Actor Award sa kamakailang Emmys, ang unang Asian actor na gumawa nito para sa kanyang papel sa hit sa Netflix series na Squid Game. At habang siya ay nakakakuha ng isang tonelada ng internasyonal na katanyagan bilang isang resulta, maaaring hindi alam ng mga tao ang mga paghihirap na kailangan niyang pagtagumpayan upang maging matagumpay na aktor. Nabunyag tungkol sa 20 taon sa kanyang karera na siya ay nahirapan bilang isang bata. Nagsumikap ang kanyang pamilya upang matustusan siya at ang kanyang kapatid, ngunit talagang umaasa sila na sa huli ay kikita si Lee Jung-jae bilang isang may sapat na gulang. Walang alinlangan na siya ay nakatagpo ng tagumpay at ngayon ay ganap na nakasuporta sa kanyang pamilya. Ipinanganak si Jung Ji-hoon o mas kilala bilang si Rain sa Sosan sa South Korea, si Rain at ang kanyang pamilya ay naiwan sa kahirapan pagkatapos ng krisis sa pananalapi sa Korea noong 1997, na naging dahilan upang ideklara ng kanyang ama ang pagkabankrupt at lumipat sa Brazil upang kumita ng pera. Napakahirap ng kanilang pamilya, sinabi ni Rain na minsan ay nagutom siya ng maraming araw dahil walang makain sa bahay. Ang kanyang ina, isang nagbebenta ng pagkain, ay malungkot na namatay dahil sa diabetes sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanyang debut bilang isang entertainer noong 2000, dahil ang pamilya ay hindi kayang bumili ng gamot para sa kanya. Ngayon, isa si Rain sa pinakamayamang celeb sa Korea, at siya at ang asawa niyang aktres na si Kim Tae-hee ay isa sa pinakamakapangyarihang mag-asawa ng K-Entertainment. Ang aktor ng Dom at Your Service ay lumaki sa kahirapan, kasama ang kanyang ina na nangongolekta ng mga carton sa labas ng kalye upang ay recycle ang mga ito upang kumita ng pera para sa mga pangunahing pangangailangan ng pamilya. Nagsanay siya bilang isang wrestler at nakita niya ang kanyang kapalaran pagkatapos niyang subukan ang musika at sumali sa kompetisyon sa pagkanta ng Superstar K, sa kalaunan ay nanalo ito. Sa mga araw na ito, siya ay kaakit-akit sa mga manunood ng K-drama at tinatangkilik ang malaking katanyagan at malamang na kayamanan. The Girls' Day member and reply 1988 and my roommate is a Gumiho actress, well-loved for her cutesy Aegyo image, lumaki sa kahirapan, nakatira kasama ang kanyang kapatid na babae at lola sa kanayunan habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho sa isang pabrika. Sa ngayon si Hyri ay isa sa pinaka-successful na Korean actress sa larangan ng K-industry. Ang co-star ni Hyri sa Reply 1988 na si Park Bo-gum ay dumanas din ng kahirapan sa pananalapi. Ang Love in the Moonlight and Record of Youth Good Looker ay kailangang maghain ng pagkabangkarote sa unang bahagi ng kanyang karera noong 2014, salamat sa pagpirma bilang co-guarantor para sa utang na kinuha ng kanyang ama noong 2008. Nang hindi mabayaran ng kanyang ama ang halagang 30 milyong won $34,800 na pilitan si Park na bayaran ang utang, maliban na ito ay lumubog sa 800 milyong won $928,000. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga ito ay natanggal, at nagawa niyang mabayaran ng buo ang utang sa loob ng 6 na buwan. Sa ngayon hindi maitatanggi na isa rin si Park Bo-gum sa pinakasikat at pinakasuccessful na Korean actor sa larangan ng pag-arte at sa K-industry. Isa siya sa mga pinakakilalang artista sa South Korea ngayon, ngunit nahirapan si Park at ang kanyang pamilya sa problema sa pananalapi noong bata pa siya. Ang Sisyphus, The Myth, The Heirs and Memories of the Alhambra Star ay nagsabi na gusto niyang maging isang pulis, matapos ang kanyang ina ay ninakawan noong siya ay bata pa. Sinabi ni Park Shin-hye na mayroong time na ang kanyang pamilya ay nahihirapan sa pananalapi, kaya lumipat sila kasama siya sa Seoul at iniwan ang lahat, sinuportahan nila ang aktres upang siya ay maging isang batang aktres. Isa rin siya sa pinakasikat at pinakasuccessful na Korean actress hindi lang sa South Korea kundi sa ibang bansa na rin.
Masayang ikinasal ang aktres at ang kanyang matagal ng kasintahan at aktor na si Choi Tae-jun noong 22 ng Enero taong 2022 at ipinanganak ang kanilang unang anak noong 31 ng Mayo taong 2022. Ipinanganak si Min Yoongi o mas kilala bilang Suga sa Daegu sa isang mahirap na pamilya. Ang rapper ng BTS ay pinahahalagahan ng milyon-milyong ngayon, ngunit may isang beses na siya ay kapos sa pera, kailangan niyang pumili sa pagitan ng kumain o sumakay ng bus. Kung bumili siya ng $2 na mangkok ng noodles, kakailanganin niyang maglakad pa uwi. Pinilit niyang makamit ang kanyang pangarap na maging mang-aawit at magtrabaho ng part-time sa isang recording studio at magsulat ng mga kanta sa edad na 13, na pagkatapos ay ibebenta niya. At sa ngayon di rin may kakaila na isa si Min Yoongi o Suga sa isa sa pinakasikat at successful na member ng K-pop group na BTS, madaming papuri ang kanyang mga natanggap at madami na din siyang mga fans. Ang The World of the Married Star na si Han So-hee ay maaaring magmukhang parabang siya ay laging namumuhay ng isang kaakit-akit na buhay, ngunit ang kanyang katotohanan ay malayo dito. Kamakailan, nabunyag ang kanyang nakaraan sa Cinderella sa pamamagitan ng iba't ibang ulat. Si Han So-hee, na nagtapos sa sining, ay nagpa siya na lumipat ng karera at ituloy ang pag-arte sa murang edad. Nang lumipat siya sa Seoul sa murang edad na 20, mayroon lamang siyang 300,000 Korean won, $243 sa kanyang bulsa. Nakahanap siya ng trabaho sa isang bar at nagtrabaho araw-araw hanggang sa pagsikat ng araw, na nagpupumilit na mabuhay. Namuhay siya ng ganito sa loob ng mahigit isang taon. Dahan-dahan siyang nagsimulang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa SNS, na nakakuha ng parami ng paraming tagasunod sa paglipas ng mga buwan. Noong 2016, nakast siya sa music video ng SHINee para sa Tell Me What To Do. Ang kanyang karera sa pagmo-model ay nagsimula, kasama ang kanyang malawak na portfolio kabilang ang mga contact lens, mga pampaganda, mga laro sa mobile, at mga crackers ng Ritz. Sa kalaunan, nagbunga ang kanyang pagsusumikap at nagsimula siyang makakuha ng mas malalaking tungkulin sa TV. Nagbida siya sa mga dramang Money Flower, Abyss, 100 Days My Prince, at pinakahuli, The World of the Married. Sa kanyang mahusay na mga kakayahan at potensyal siya ay isa na ngayon sa pinakasikat at pinakamahusay na aktres sa South Korea. Kilala rin siya sa kanyang malaanghel na kagandahan at kaakit-akit na kagandahan. Ang Rags to Riches Tale ni Lee Ji-yoon ay isa sa mga magagandang kwento ng tagumpay ng K-pop. Ang kanyang mga magulang ay nabaon ng husto sa utang habang siya ay lumalaki at ang maliit na si IU at ang kanyang kapatid na lalaki ay itinaboy sa iba't ibang kamag-anak habang ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho at namuhay sa bahagi ng kanyang maagang buhay kasama ang kanyang lola sa isang silid na apartment na gumagapang kasama ng mga ipis at hindi pagkakaroon ng sapat na pagkain. Matapos magsanay ng husto, nabigo sa 20 audition at sa wakas ay nagdebo bilang isang mang-aawit sa murang edad na 15, ang napakalaking pagtaas ni IU ay nangangahulugan na nabayaran niya ang utang ng kanyang mga magulang makalipas lamang ang ilang taon. Ngayon, bilang isa sa pinakasikat na pop star at K-drama actress sa Korea, ang buhay ni IU ay hindi maaaring maging mas iba kaysa noong siya ay lumalaki. Ipinanganak si Kim Tae-hyung sa isang mahirap na pamilyang magsasaka sa Daegu sa South Korea. Sinabi ni V na kung hindi dahil sa isang pagkakataong mag-audition na sinundan niya ang kanyang mga kaibigan, mabubunot siya ng mga damo sa isang bukid kasama ang kanyang lola. Noong bata pa, abala ang kanyang mga magulang sa pagtatrabaho, at siya ay pinalaki ng kanyang pinakamamahal na lola, at sinabi niya na naisip niya na ito ang kanyang kapalaran na maging isang magsasaka, dahil siya ay lumaki sa isang nayo ng pagsasaka at hindi talaga naghangad ng iba pa. Salamat sa kabutihan na natuklasan niya ang isang mahilig sa musika at sumama sa audition na iyon, o hinding-hindi malalaman ng mundo ang mayamang baritonong boses ni V o ang kanyang kaibig-ibig na presensya sa pinakasikat na boy band sa mundo at yun ay ang K-pop group na BTS. At yun lamang po, maraming salamat sa panonood, abangan nyo ang mga susunod kong video.